Philippine Navy ship to visit Japan for pickup of Air Force material. Manila, a Philippine Navy (PN) ship will be sailing to Japan as early as next month to pick up some material for the Philippine Air Force (PAF). This was confirmed by Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Robert Empedrad during the welcoming ceremonies held for Strategic Sealift Vessel (BRP Tarlac) LD-601. And the 300-man contingent aboard her at Pier 13, Manila South Harbor on Monday. "I think one of our ships will go to Japan latter part of this year and we will get some spare parts and some munitions of the Philippine Air Force," Empedrad told reporters. Empedrad, however, did not elaborate on what these spare parts are. In a separate interview, PN spokesperson Commander Jonathan Zata said it is possible that BRP Tarlac or her sister ship, the BRP Davao Del Sur, LD-602, will be selected for the mission. If the mission to Japan will push through this November, this will be the very first time that a PN commissioned vessel will be calling on one of the ports in Japan, Zata said. Source pna.gov.ph. Ang mga barko ng Philippine Navy upang bisitahin ang Japan upang kunin ang mga kagamitan sa Air Force Manila. Ang Philippine Navy (PN) na barko ay maglayag sa Japan simula pa sa susunod na buwan upang kunin ang ilang materyal para sa Philippine Air Force (PAF). Kinumpirma ito ng Navy Admiral Rear Admiral Robert Empedrad sa seremonya ng welcome para sa Strategic Sealift Vessel, BRP Tarlac LD-601, at isang contingent ng 300 katao na nakasakay sa Pier 13, Manila South Harbor noong Lunes. "Palagay ko ang isa sa aming mga barko ay pupunta sa Japan sa huling bahagi sa taong ito, at makakakuha tayo ng ilang mga ekstrang bahagi at ilang mga bala mula sa Philippine Air Force," sabi ni Empedrad sa mga reporters. Gayunpaman, hindi natukoy ni Empedrad kung ano ang mga ekstrang bahagi na ito sa isang hiwalay na pakikipanayam. Sinabi ni PN spokesman Commander Jonathan Zata na baka ang BRP Tarlac o ang kanyang mga kapatid, ang BRP Davao del Sur, LD-602, ay pipiliin para sa misyon. "Kung ang misyon sa Japan ay itulak sa Nobyembre, ito ang magiging unang pagkakataon na ang isang barko na itinalaga ng PN ay tatawag sa isa sa mga ports sa Japan," ani Zata, pinagmulan niya.gov.ph. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.